So, kunyari, ang per hour mo is $50. Kung 50 lang yung sapatos, eh di parang isang oras mo lang pagtatrabahuan yun, di ba? Alright, so next is Epic PH. How much is your salary as a corporate banker before and after tax? If it's not confidential. Hello guys! Ayan, grabe ang hangin na naman. Di ko alam kung naririnig niyo ako. Pero anyway, so salamat dun sa mga... Uy, Happy New Year pala by the way. Salamat dun sa mga nanood nung last video. Tapos, sa mga nagko-comment, ang bala kong gawin ngayon is lahat ng magko-comment sa latest video, yun yung sasagutin ko. Okay? So, again, so lahat ng mga magko-comment or magtatanong dun sa latest video na makikita nyo, yun yung sasagutin ko every time na mag-film ako ng bago para updated. Okay? So, subscribe na rin kayo para masaya. Ayan. So ngayon, sasagutin ko yung nasa latest video. Wait lang. Samahan nyo rin ako. Ayan. So samahan nyo ako kasi kukunin ko muna yung salamin ko. So nagpagawa ko ng bagong salamin. Wala lang. Dito kasi, hindi siya parang sa Pilipinas. Dito, yung parang HMO, yung insurance, ang tawag dito. Yung HMO sa Pilipinas yun, di ba? Dito, nagbabayad kami ng monthly. Di ba sa Pilipinas wala namang bayad? Parang covered na lahat, ganyan. Dito, iba rin yung sistema. So, nagbabayad kami ng monthly insurance, ang yung tawag. Tapos, kailangan mo siya gamitin. Kasi if hindi mo siya gagamitin, it's either use it or lose it. Gets? So, pag hindi mo ginamit, edi forfeited for the year. So, yun. Bago matapos yung taon, nung December nga, last month, actually 2 weeks ago, nagpagawa ko na salamin. So, ngayon, pwede na daw i-claim. Kiklaim ko na. Ayun. So, samahan niyo ako. Lamig, grabe. Malapit lang naman sa less than a mile. So, mga 6 minutes lang yun. Ayun. Ay, ayan. 6 minutes nga. Tingnan nga natin. Lapit lang to eh. Ayan. So, ayan. Nakuha ko na nga, guys, yung salamin ko sa, ano, sa kuhaan ng salamin. Sa my eye doctor. Yung parang EO or parang ideal vision dito. Dito ko ngayon sa CVS, yung parang mercury drug sa Pinas. Dito ko nasasagutin yung mga katanungan. So, ito matagal na tong tanong ni ano eh, ni Erica Ferrer. Hindi po ba makaka-affect yung tattoo nyo sa medical pag magma-migrate? Yan. Alam nyo guys, tanong ko rin yun dati. Kasi syempre, meron akong mga tinta. Meron akong tattoo, ganyan. So, tanong ko, so sabi ko, hala, kasi may nakapagsabi sa akin before na kapag may tattoo daw, ganyan, tatanungin sa immigration or sa embassy. So, ako naman natakot din. Sabi ko, baka hindi ako makaalis. In fairness, wala naman. So, yun yung sagot sa tanong ni Erica. Pero, actually, nagbasa ako na may mga nakita kong article kapag daw yung tattoo mo is related sa mga gang, mga ganyan. Siguro yun meron. Pero, wala naman. Kasi yung sa akin, random yung mga tattoo ko, hindi ko mapakita ngayon, nalang maghubad ako dito, diba? So, meron akong compass, meron akong lion, meron akong slogan, kung ano, meron akong ibon. So, hindi naman siya naka-affect. Tanong din siya ng ibang mga tao na may tattoo na magmamigrate. So, hindi naman siya naka-affect sa akin. Nandito na nga ako, diba? So, yun yung sagot kay Erica. Sorry, natagalan yung pagsagot, pero yun. Kung ikaw may tattoo ka or may kilala ka na magma-migrate dito na may tattoo, huwag silang kabahan. Ano ba yung tattoo nila pala, by the way? Baka naman, tsaka ano ba, hindi naman, ano eh, kunyari sa interview, sa embassy, or sa immigration, hindi naman ako tinanong na, oh, do you have any tattoos? Wala naman ganun. So, wala. Huwag kayong kabahan. Ah, pero pala, by the way, sa medical. May medical. Nung nag-medical, syempre, nagubad ba ako nun? Oo yata, tinanong lang. Actually, hindi naman tinanong yung tattoo ko eh. Wala lang. Nakita lang nung doktor na may tattoo ko and dead ma lang siya. Moving forward, sa lahat ng mga sasagutin kong tanong sa next video, kung napanood yung last video ko or kung napanood yung latest video, please subscribe. And if may tanong kayo, comment down below dun sa video na yun. And then, yun yung sasagutin ko sa susunod na video. Cool? So, punta na tayo dun sa video. Hala, ang dami palang tanong. Ang dami palang tanong, guys. Wait. To Jacqueline and Verga, saang state po kayo? Sa Illinois po ako. Illinois. Illinois. Joke.
Mabelco. Bakit mura lang pagkain dyan, sir? Affordable lang ba talaga compare dito sa Pinas? Happy New Year. Keep it up. Your vlog is very interested. You're interesting. Thank you, Mabelco. Bakit mura yung pagkain dito? Hindi ko rin alam. Siguro yung ratio, kasi nga dollars, di ba? Kunyari, ang per hour mo is $50. Ang laki. Malaki yung dito sa Illinois. Kunwari lang. So, kunyari, ang per hour mo is $50. Kung mag-work ka ng 8 hours a day, so meron kang 400. So, meron ka ng $400. Malaki yun, guys. Ano lang to? Sample lang to. Kung ang value meal sa McDo is mga kabit McDo. Hindi pala nila alam yung McDo dito. Tawag nila McDonald's. So, kung makakabili ka na ng meal sa McDo dito ng mga magkano, $3. Actually, meron ganun eh. So, mura siya. Tapos, magkano yung total mo? Magkano ba yung 1.5 tip? Papakita ko sa inyo. Halika. I'll show you. Actually, medyo mahal nga dito sa CVS eh. Papakita ko sa inyo. Eto. Kunwari ah. Mahal to dito, pero sa supermarket mura. Kunwari, ayan. Kita nyo ba? So, yung Coke na yan, $2.29. Hindi ko ma-compare, actually. Sige, ganito na lang. Sample na lang ha. Sa sapatos na lang. Ang normal na rubber shoes na nakikita ko dito, merong mga $30. Nike na yun, or Adidas. Mura, actually, may mga 50. Yun, masyadong mura yung 30. Meron dito mga, let's say, $50 na sapatos. Yun yung average sa normal na running shoes. Kung 50 lang yung sapatos, eh di parang isang oras mo lang pagtatrabahuan yun, di ba? So, yun na lang. Mas madaling comparison. Kasi I remember sa Pilipinas dati, pag gusto ko bumili ng normal na rubber shoes, magkano? 3,000. Eh, magkano yung seldo mo nun sa isang araw? 2,000. Eh, kung mas mababa pa sa 2,000, ilang araw mo pagtatrabahuan, makabili ka lang ng sapatos. Siyempre, may bills ka pa. Marami ka pang tutulungan pamilya, mga ganun, diba? Grocery, expenses. In short, marami ka expenses. Yun yung mahirap. Kaya dito, kahit yung mga normal na tao, mayaman, mahirap, kabili ng AirPods, makakabili ng Apple Watch. Alam mo yun, in short dito, pag may trabaho ka, mabibili mo lahat ng gusto mo. Kaya sa tingin niya mura dito, kasi yung purchasing power ng dollars, mataas. Tapos yung presyo ng bilihin, I mean, mababa lang yung presyo ng bilihin. Kaya, ayun. Sana nasagot ko, Mabel, no? Next, Daimler Jayari. Oh, ikaw yung shoutout ko last time. More vlogs to you, Vince. Thank you sa shoutout. You're welcome. Next, Jinsen pala. Totoo ba to? Jinsen yung pangalan. Jinsen Cano. Pa-shoutout po sa next vlog. So, shoutout to Jinsen Cano. Hello. Thanks for support. Subscribe din. Kasi masaya. Next is Ella Abude. Ano po future job dyan sa US if mass communication graduate? Thank you. Mass comm. Ganun din, same. E di yung mga ano, journalism, mga nasa ano, broadcasting, or better yet, mag-artista. De joke, hindi ganun dito. Dito yung mga artista dito, grabe yung training, talagang kailangan meron kang workshop tsaka agency, hindi yung pwedeng mukha ka lang artista ka na. Joke. Totoo. Nag-try kasi ako magtingin-tingin ng workshop ng agency, ng mga casting. Tapos kailangan meron kang, kunyari meron kang 100 hours ng workshop, mga ganun, acting workshop, may requirements. Hindi yung kailangan mukha ka lang artista. Maski hindi ka magaling umarte, artista ka na. Joke. So yun. Next is DT Candia. DT Candia, welcome to the real world, working in America. These companies are motivated by to earn money, profit. Company desire to be successful in whatever it takes to accomplish their services or product. And most of them have work timeline and pressure you. Save your money and invest. Tesla stock initial, $17. And now, $705. Ano daw? With $2,000 initial investment, you'll be a millionaire. Talaga po. Okay. Next, Herbs Duruin. Mas masaya mag-work sa Pinas kasi nakakachika mo mga katrabaho mo. Unlike dyan, kanya-kanya. Hi, hello lang ang batian nyo. Dito kahit nag-work, na-chismisan pa din. Happy New Year. Tawa ako. Totoo. Totoo talaga. Dito, work-work lang talaga. Sa Pilipinas, kapag birthday, imbatian pa sa bahay. Or kapag kasal, yun na lang sample, pagkasal. Pagkasal sa Pilipinas.
iimbitahin yung mga katrabaho, di ba? Yun yung nakakamiss eh. Dito, I remember, meron akong co-work na kinasal. Hindi niya in-invite yung mga ka-team namin. Kasi sobrang personal ng wedding. Ganun dito. Work is work, you know? Kaya naalala ko yung boss namin dati sa Pinas na Amerikana. Yung dati namin boss na Amerikana, gulat siya, in-invite siya sa kasal eh. Kasi daw sa Amerika, dito daw, hindi naman ganun. So next is Joel Adoptante. More vlogs kuya Vince. Ingat. Salamat po sa shoutout. You're welcome! Sorry, hindi ako makaka-shout ngayon dito eh. Makaka-shout. Maingay. Baka paalisin ako. So, more vlogs kay Vince. Yes, for sure. Itong 2021, marami akong i-upload na vlog. Wow. Jenny Wonders. Alam ko ang mga kana o kano ay straight to the point sila magsalita. Totoo. Hindi katulad sa atin na paligoy-ligoy dahil ayaw natin makasakit ng labdamin. Ningal ako, sorry. Pero mas maganda ang prangka. Totoo. Maganda lang yung point sa ating mga Pinoy na ayaw natin makasakit as much as possible. Pero mas okay, feeling ko minsan mas okay din maging prangka. Maintindihan ka kagad. Ganun yung mga Amerikano. Narinig ba ako? Ganun yung mga Amerikano. So dun din ako nasanay no, sa work na talagang straight to the point, hindi pwedeng paligoy-ligoy kasi hindi ka na maintindihan. Next is Mark Kevin. Salamat po idol, ingat po kayo lagi dyan. Idol, Rafi Tulfo ba ito? And your family, stay safe. Ay, wala pala stay safe. Happy New Year, God bless. Happy New Year din and God bless Mark Kevin. Thank you so much for support. Naalala ko yung pangalan mo. And si Jenny and yung si Joel. Basta lahat kayo. Nakikita ko kayo palagi. And Cheb TV next. Cheb TV, idol watching here. Musta? Happy New Year. Full support sa'yo. Thank you very much. Appreciate it. Bayaan nyo kapag umabot ako ng... Pag naging artista na ako sa Hollywood. Hollywood! Hindi ko kayo kalilimutan. So, subscribe na sa mga nanonood ngayon dito. Thanks. Cheb TV for watching. Support. Next, Sang Byung Kim. Korean? Ay hindi, Tagalog pala. Hello po Sir Vin, subscriber since last year. Grabe, salamat. By the way, same po tayo ng field. Plano ko rin po magtrabaho sa office after I graduate with my BSBA degree. Ito lang po talaga yung confused ako masyado. Tanong ko lang kung mahirap ba yung adjustment nyo from corporate job here in the Philippines to US. Gandang tanong. I mean, di naman po ba alien or unfamiliar masyado para sa Pinoy office worker, yung office job, dyan like yung mismong trabaho, task and stuff. By the way, pa-shoutout po. Shoutout! Ang ingay. Kanina pa ako tinitignan ng mga tao, pero dead ma. Ganito kami mga vlogger. By the way, pa-shoutout, God bless and more subscribers to come. Yes, God bless you too. Thank you so much sa tanong. So, sasagutin natin ito isa-isa. Mahirap ba adjustment sa corporate office sa Philippines to US? Oo, mahirap talaga siya kasi maski yung English is our second language sa Pilipinas, mahirap pa rin dito kasi yung pinakamahirap, lalo ko, madaldal ako eh. Hindi na ako makapag-joke yung mga joke ng Tagalog. Pag tin-translate mo sa English, iba. Iba yung kalalabasan. Isang sample, kasi mahilig ako magsabi ng ano eh. Okay, kunyari masaya tayo, ganyan. Yun yung expression ko palagi. Sabi ko, kung may translate yung ano, kunwari masaya. Tinranslate ko kasi sumasat kami ng mga ka-team ko one time. Sabi ko, okay, let's pretend we're happy. Tapos sila parang hindi nila nag-gets. Parang kung ano-ano pero sabi ko. So yun yung mga isang adjustments. Yung mga jokes sa Pilipinas, iba siya dito. So iba yung humor nila. Yun na lang yun. Pero yung about sa work naman. Kung yung work na gagawin mo is medyo same lang, gaya ng akin, advantage ko siya kasi... Yun nga, yung mga systems na gamit namin or yung pinaka-process itself, like sa ginagawa ko ngayon talaga. For example, banking, finance, reconciliation. Same lang naman yung concept. So, yun yung edge ko. Tsaka, matagal lang kasi experience ko sa ano, sa banko. So, hindi ko nahirapan sa work ha, work process. Sa mga tao naman, dun ako medyo nag-adjust. Pero mababait naman sila. Next, this is from Ryan Dizon. Good day po, Sir Vince. Tanong ko lang yung sa akin po kasi may employer... ako dyan, sagot yung working visa tapos ipadadala dito through courier. May kailangan pa ba akong requirement na kukunin dito sa Philippines? Or dadaan pa po ba ako ng POEA? Sana po masagot, salamat. Hala, ang hirap ng tanong. To be honest, hindi ko sure. Pero meron akong kakilala na nag-apply lang sa online tapos nandito na siya ngayon. Hindi ko lang talaga alam kung duman siya ng POEA. Magandang tanong to, no? Na hindi ko masagot. Sorry. Kasi ayokong sumagot ng basta-basta sagot lang. Alam mo yun. Ryan, if you're watching, message mo ko sa Instagram. So, tatanungin ko yung friend ko na ganito yung case, ganito yung situation para masagot kita ng tama. Paalala mo lang, pakilala ka lang para patandaan ko.
Alright, so next is Epic PH. How much is your salary as a corporate banker before and after tax? If it's not confidential, it is confidential for me. Sapat na, basta sapat na para makakain ng tatlong beses sa isang araw. Minsan may midnight snack, so apat. Joke lang. So yun. Okay naman, I mean, sige, medyo seryoso. How much is your salary? Hindi ko na lang sasabihin talaga kung magkano, pero mga ano, sinabi din. Siyempre, mas malaki sa peso kasi nga dollar siya. Kaya ako nandito eh. Basta medyo comfortable. Yun na lang. Hindi ko nasasabihin yung amount. Kasi baka may mga tumasang kilay at baka merong masabi mga tao. Alam mo na. Pero kung gusto mo talaga malaman, Epic PH, message mo yung Instagram, follow me and subscribe. So yun. Next is Waray Kwarta. Waray Kwarta, oy. Buang. Pangit ang work culture dito sa Amerika. Laging work. Konti na lang ang oras sa pamilya at sa sarili, kaya advice ko ay mag-invest kayo sa stock market. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas yung culture, mas ganun din, medyo agree ako kay Waray Kwarta. Mas masaya sa Pilipinas, culture-wise ah. Pero about sa pera, syempre mas malaki dito kasi nga dolyaris, guys. Pero yung laging work, konti na lang oras sa pamilya, totoo kasi dito, hindi naman uso yung mga yaya, mga kasambahay. So ikaw kikilos lahat, gets? Yun yung mahirap, kaya wala ka ng oras. Dito, kaya nga sabi nila mabilis yung buhay dito sa Amerika, which is true. Wala, mga empty bat na ako. Next is Retro Hype. Hello Sir Vince, long time subscriber, thank you so much. Channel mo, nag-subscribe po ako last year, may tanong po ako. Ano ang legit na agency, your experience, para makapunta sa Amerika? At may balak ka ba magstay dyan at maging US citizen? Sana masagot mo ito sa next vlog, thanks. Meron akong alam na agency, pero for nurses yun. Are you a nurse? Let me know. Kung nurse ka, you might wanna check out. Hindi to sponsored, ah. Natatandaan ko lang to. Sa mga naririnig ko lang din. Na legit. Kung gusto mo legit. Health, hindi nyo ako marinig. Health Carousel, yun yung pangalan. Alam ko legit sila. Oh, dapat binabayaran ako ng Health Carousel dito. Health Carousel, if you're a nurse. If you're not a nurse, pwede namang online. Direct hire ka na lang, mas mabilis pa. And uwi muna ako, guys. Tutuloy ko sa bahay. Empty bat na tong camera. Gusto ko sagutin lahat ng tanong ngayon eh. Okay, see ya. Wait lang. Ayan, nakauwi na ako, guys. Nakuha ko na yung bago kong salamin. Wow, bagay ba? So, first time kong magbilog na salamin. Bilog na salamin? Bilog na lens. Hindi ko alam kasi kung bagay ba sa akin. Hindi, bagay ba? Yun. So, tuloy na natin ang... Ba't nanginig yung boses ko? Tuloy na natin yung tanong. Wait lang, may ambulansya. Ayan, next question kay Waray Kwarta. Again, depende sa... Ay, hindi pala sa question. Depende sa tinatrabahoan, sa amin maraming late tapos maraming tamad. Totoo ba? Ba't sa amin walang nalilate? Ako palagi yung late. Filipino tayo. Tapos prank ka nga sila pero mahilig naman mag-sugarcoat. Yeah, which is true. Minsan nag-sugarcoat sila. Prank ka pero sugarcoat nga. Dito tulad sa atin, pag makita mo isang tao na tumaba, sabihan mo, ay tumaba ka, dito hindi pwede. Totoo. Sobrang sensitive nila. Hindi mo pwedeng sabing mataba, hindi pwedeng pang, hindi pwedeng yung sarat yung ilo, yung mga ganun. Hindi talaga. Lalo yung sa kulay. Tapos yung race, Asian, mga ganyan. Hindi, no, hindi talaga. Tayong mga Pinoy lang yung matiba yung sikmura sa mga ganong pambubuli. Actually, pinag-usapan nga namin yun eh. Bakit tayong mga Pinoy, no? Kahit asar-asarin tayo, okay lang. Kasi malakas tayong mga Alaska eh. Dito sila hindi pwede, lalo sa physical attributes. No, never. It will be used against you. Totoo. Next is from Kenneth De La Luna. Grabe po ba talaga ang racism dyan, kuya? Pa-shoutout na din po sa next vlog, Kuya Vince. Shoutout! Galit mga kapitbahay. Shoutout to Kenneth De La Luna. In relation to dun sa kay Waray Kwarta, grabe po ba talaga ang racism dyan, kuya? Grabe, hindi sa atin, hindi ko alam, pero ako na-experience ko na first hand ma-racist. Feeling ko lang, or baka sensitive lang ako, bilang sensitive tayong mga Pinoy. So, eto, kuwento ko lang mabilis yung sa racism na yan, ha? At least for me. So, pauwi ako noon, galing work dito sa Chicago. Tapos, may kasagsag... Ano na nito? Ito yung bago mag-lockdown. Mga... Lockdown na ba nung March? Or Feb? Basta mga ganun. Tapos, nasa bus ako. Tapos, puno yung bus kasi uwian sa regular working hours. Ganyan, alas 4. Pauwi na ako. Tapos, nung natapat ako dun sa isang alley na puti. Kasi nakatayo kasi standing yung bus eh. Alam mo, ginawa niya. So, di ba galing nga sa China yung ano, yung COVID, yung coronavirus na yan. So, ako bilang Asian... Doon ako natapat sa kanya. Alam ginawa niya? Yung mask kasi, yung jacket kasi niya.
Yung hanggang mukha yung ano zipper. So, or actually hanggang dito. Ang ginawa niya, nung nakita niya ako, tinignan niya muna ako. Tapos nung tinignan niya ako, bigla niyang kinlose ng ganun. As in, sobrang ganun. So ako okay lang. Nung nandun pa rin ako sa kanya, nagsiselfone lang ako. Alam mo ang next niyang ginawa? Parang hindi naman tinapik, pero nakahawak kasi akong ganun. Tumayo siya, tapos lumipat siya. Akala ko naman bababa na siya. Hindi siya bumaba. Lumipat siya na upuan. Bilang medyo matanda na, so pinaupo siya ng mga tao. So ako parang, bakit to lumipat? So doon ko na-realize na, okay, sige, ganun pala. Medyo sensitive ako, fine, sabihin ng iba. Pero kung nandun kayo sa sitwasyon na yun, parang I felt bad. Wow, ako pa. Tsaka yung mga taong nakakita nun, nakita ko, nakatingin din sila. I mean, nakita ko parang medyo siguro na awkward din sila or parang naawa sila for me. Yun yung naramdaman ko that time, which is weird. So, tapos marami rin kayo makikita na racist videos, yung mga Karen, yung mga ganyan. Ayun. So, hindi pa rin siya mawawala. Kung tinatanong nyo kung grabe, oo, grabe pa rin. Kaya nga merong mga Black Lives Matter, di ba? Kasi actually, grabe yung racism eh. Nangyayari talaga siya. Yun. Pasok ba ang HRM na course dyan? Of course! Oo, siyempre. Actually, kahit anong course naman, talagang pasok na pasok talaga, lalo sa Amerika. Ang laki-laki ng Amerika, so marami ding trabaho for sure. Though marami din tao, kalaban mo na lang is yung competition. I advise magkuha ka na lang na experience kasi yun yung panlaban mo, gaya ko, di ba? Next or last is from Tan Place. Paano makarating sa Amerika, saka magkano magagastos? Thanks for the question, pero ililink ko na lang sa description or dito, makikita mo na lang siguro. Kung wala dito, kung hindi dyan lumabas sa description, yung video kung paano makarating sa Amerika. So dalawa yun, syempre, either magmamigrate ka or magve-vacation ka. Ano ba yung tanong mo? Kung magbabakasyon, yun, meron din akong video about dun, yung sa tourist visa. So baka gusto mo panoorin. Tapos kung kulang, sabihin mo sa akin para gagawa ko ng bago. Saka magkano magagastos. Ayan na lang, sasagutin ko. So, nung nagbakasyon ako, nung 2017 dito, magkano ba yung magagastos? Siguro, let's say, depende sa state eh. Kung dito ka sa Chicago, siguro, round trip ticket mo, mga 45 to 50,000 pesos. Sa ticket yun ah, plane ticket. Tapos yung expenses mo, kung meron ka kapamilya dito, syempre, i-maximize mo na lang kung meron silang room for you para magbakasyon ka for a week or 2 weeks or 1 month. Diba? Mas okay kapag meron kang relatives or friends sa pupuntahan mong state dito sa US para makatipid ka ng accommodation. Yun naman yun. Tapos yung mga kain-kain mo sa labas, sagot na nila yun. So yun, kung wala kang kapamilya at all, mag-isa ka or kung may kasama ka, kung mag-shopping ka pa, 100,000 siguro, pocket money, tapos 50,000 na ticket. So let's say 150,000. Kung tipid ka naman, kung kaya mo pagkasahin yung 50,000 na pocket money plus yung 50,000 na ticket, good, di ba? Kung gusto mong mura pero nasa Amerika, kapunta ka ng ano bang airport? Ah, sa ano, San Francisco. Oo, tama, nakakita kami nung dati San Francisco from Manila. Round trip, 25,000 lang. So, kayang-kaya mo na yan. Pero dito sa Chicago, around 40 plus. Mahal, mahal dito. Bayan, kainis. Kaya abang-abangers na lang sa sale. Okay ba? Sabihin nyo nga sa akin kung okay yung ganito na sasagutin ko agad. Paano kung wala namang nagtanong sa last video or sa latest video? Eh di wala rin akong vlog, diba? So ganun na lang. Hindi ko alam. Basta kung ano yung makikita ko mga tanong sa latest video at the time of filming, sasagutin ko. Tapos kung wala namang nagtanong, gagawa ko ng content kung anumang maisip ko or kung anumang nakahilera sa listahan ko. Okay? So that's it for today, guys. Kung ngayon mo lang ako nakita dito sa YouTube, ako po si Vince. Nasa huli na. Intro dapat eh, pero dito na ako magpapakilala. Ako po si Vince. Gumagawa ko ng mga iba't ibang videos dito sa YouTube about my life here in the US. Tapos, nagkikipag-collab din ako sa mga brands kasi artista po. Artista? So hindi, I mean, content creator ako. So gumagawa ko ng iba't ibang ads for or content for different brands. Yun, nagtatagalog ako, yun nga, sa Buhay Amerika ko na playlist. So, pwede nyo nang panoorin yung sunod-sunod. Tapos mag-comment kayo sa latest video, doon na lang. Kasi doon ako kukuha ng mga pagdadaldal ko sa susunod na video, which is after 2 days or after a week. Basta ganun. As much as I can, mag-upload ako ng mag-upload ng marami. Itong 2021. Wala lang, para to keep me sane and
Sane. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe. It will help my channel grow and it will help me create more content para sa inyo, guys. Click nyo yung notification bell or yung bell button para updated ka kapag meron akong bagong video. Tapos follow nyo na rin ako sa Instagram or dun kayo mag-send ng DM or kahit saan. I will see you on my next video. Bye.